As expected. Wala namang bago dito eh. Di ba? Wala akong bago dito. Na si Bantag, kinasuhan na ni Remulla. Ano ho ibig sabihin nun? Para sa kaalaman ninyo, di ba? Even if nag-file. Gato kasi ang siste pagdating ko sa Pilipinas. So, may complainant. Tapos isusubpina yung kinukomplain para magbigay ng kanilang affidavit. So, nandun na po tayo. May nag-complain tungkol sa Percy Lapid case. So, hiningi yung panig ng nibantag ng abogado niya. Nag-file na ang abogado. Okay, sa DOJ. Pero dahil nga sa sinasabi ng kampo ni Bantag na wala pa hong paghahatol ng hukuman, eh tila guilty na ho sila dun pa lang sa secretary na si Remulla. Okay, so sabi nga nila, ano pa ang ina-expect naming hustisya dito sa DOJ? So pinalilipat po nila sa ombudsman yung kanilang kaso. Gayunpaman, dininay ho ng DOJ yan. O, ibig sabihin na hindi namin lilipat, amin tong kaso na to. Sabi ng boss namin. So, kinasuhan na po, ibig sabihin, nakahanap na ho ng probable cost. Probable cost pa lang po. Probable cost pa lang. Ibig sabihin, may nakita silang, posible nga. Parang ganon. Expected naman natin yun. Pwede bang sabihin ng mga prosecutor, wala kami nakitang probable cost. Bukas sa bukas, you're fired. Mantakin mo, yung sekretary nyo nga sinabi ng, hoy, sumuko ka na. Sinabihan na si Bantag na sumuko na eh, di ba? Alam naman sabihin ng mga prosecutor na nasa ilalim ni Remulla, wala kami nakita eh. Wala kang direct link eh. Pwede ba nila sabihin yun? Siyempre, pinalanda ka na sekretary, na case closed, pinalanda ka na, na guilty to si Bantag. Naturalmente, yung mga nasa ilalim nila, matik na yon. Matik na yon na mayroong probable ko. So, inakyat na sa korte. Okay? Akin, that's good. Ibig sabihin, maganda yon. Bakit? Diyan magkakaalaman na. Kasi remember, kahit papaano, although sa Pilipinas, kung sino talaga nakaupo, may impluensya. Okay? Pero gayunpaman, ayon sa ating konstitusyon, separate ang judiciary, which is yung didinig ng kaso ni Bantag, at ang executive, which is yung kinabibilangan ni Secretary Remulla. Pero sabi nga nila, sa Pilipinas, iba ang nasa papel at iba yung ginagawa. So abang-abang tayo. Okay? Gayunpaman, kahit papaano, let's not lose hope sa ating justice system. Malay nyo naman na lumabas talaga ang katotohanan. At actually, maganda nga po yung nangyari na yan kasi dyan, magkakaalaman na talaga. Pag sa korte na, paglalabanan na ho yung mga witness, iko-cross-examine na. So, kahit pa paano, dyan magkakaharap talaga kung sino yung nagsisinungaling at sino ho yung totoo, di ba? Okay yan, maganda itong development na ito. Nandiyan na naman yung pagsaklob sa ulo na tumawag-tawag pa ng forensic di ba? Nag-forensic po sila eh. Ay, tingnan natin forensic. Tingnan natin kung talagang sabi ng forensic, according to my study, to my this is a natural death. But because there's a witness na nagsabing sinakloban, therefore, sinakloban. Di ba? Ganun. Anak ng weting na forensic yan. Sorry pero yung forensic na yun, nawala tuloy yung credibility nung ginawa yun. Kasi sinasabi niya nung una, na wala silang nakikitang ganun. Tapos, dahil lang dumating yung witness, bigla nilang nagbago ng anak ng wedding, nag-forensic pa. Sana pala hindi na kayo nag-forensic, tinawagan na lang. Ewan ko kung ginawa kayong pang-stamp lang. Grabe, no? Guilty na kaagad, no? Iba talaga sa Pilipinas. Dit, alam niyo lagi niyo tatandaan yan. Sa Pilipinas meron talagang meron talagang sariling korte. Ang publiko. Yan ang problema sa Pilipinas . May public court na tinatawag at diyan dinudurog ang mga tao sa public court at ang mga abogado diyan, netizens. Oo.
Mga netizens po, masyado maraming alam mo yan. As in, pag ikaw, tinitingnan mo lahat ng angulo, iisipin na kagad, kakampi mo kagad itong isan to. Kay pinagtatanggol mo kagad ito. Minsan kasi, hindi ho tayo tumitingin doon sa facts. Yan ang totoong nangyayari ho sa Pilipinas. Basta tayo, humuhusga tayo doon sa karakter ng tao, hindi sa facts. Diba? Eh, hindi ko nga alam kung bakit... Hindi, totoo naman. Hindi ko talaga alam kung bakit ang mga Pilipino ganyan ang ugali eh. Yung ang hilig humusga na... Hindi, kasi ano siya, masamang tao siya eh. Siga siya eh. Nangaano siya, kaya ano siya, guilty na siya. Mamamatay tao siya eh. Oh. Diba? O, oh, bakit napalitan yung abogado ni Mabasa? Aha. Pero good job ah. Good job kayo dyan ah. Buti naman pinalitan nyo. Ha? Good job! Kasi kung doon kayo sa isa, sure, ano na kayo doon, talo kayo doon. Sigurado yun. Ano yung sinasabi kong public court? Ibig sabihin, simple lang o, pagka ikaw eh, mukha na kagad kaduda-duda, meron ka ng ugaling ganito, eh, kahit hindi mo naman ginawa, pagdududaan ka. Halimbawa, kunwari. Si, kunwari lang, ito, kunwari lang ito ha. O, hindi ho ito totoo ha, kunwari lang. O, kunwari, si Randel Bunagan, yung ating moderator dito, di ba? Mahilig ho yan sa babae. Hindi porket, halimbawa lang ito, merong namulesta dyan sa San Francisco, eh si Randel Bunagan na kagad na may kasalanan. O, ha? Meron kasing mga ganun eh, may mga ganung system na alam mo yun, pagka iniisip ka agad na siya ho yung masama ka agad, porket manyakol, ganun, iisipin na, ah, si ano yan.